fresh from Visayas and Mindanao, I'm already here in Manila after 9 months of non-stop traveling. I decided to pause and undergo my LASIK surgery dito sa Shinagawa BGC. Ito na yung pinakainihintay ko, ang magpahinga. At yun, I wanna ditch wearing eyeglasses. It's so hard, especially when you're cycling and hiking. I actually lost almost 10 eyeglasses. If napapansin niyo sa mga video, pa iba-iba ko. And yun, I decided na to undergo the surgery for 20/20 vision. Ano to? Isa to sa mga life-changing experience na mararanasan ko ngayong taon. Tapos na ang 2020, pero kailangan maging 2020 na tong mata natin. Ang hassle, especially for adventure, ang hirap ng nakasuot ng eyeglasses. Yan! I'm so excited. Sana matuloy ito. Pero bago magsimula ang lahat, nagkaroon muna tayo ng screening. Kaya kailanganin mo lang magpabook in advance dito sa Shinagawa na nagkakahalaga ng 3,000 pesos. At mas mabuting dumating ka dito ng 9 AM dahil aabutin din ng halos 3 oras ang screening. Para if ever na makapasa, pwede ka na agad i-undergo ng LASIK surgery sa hapon. Merong 4 na screening na ginawa sa akin. Ang refraction, eye pressure, dark room test, and bright room test. Dito malalaman natin kung may mga komplikasyon may mata ko at makakapasa ba ako sa LASIK surgery. Tapos lang nung eye screening ko, meron lang pinatak sa akin kanina sa mata at medyo nahihilo ko ngayon. Parang nung pagkapatak sa akin, merong naging effect siya na naging blurry vision even though I wear eyeglasses. Yun yung naging impact niya. Hilo lang ako ngayon, but I think isipin ko na lang lasing tayo. So, babalik na ako dun sa Shinagawa para mag-undergo ng next screening ko. So, umabot din ng 4 yung screening natin. It took 1.5 hours. Tapos, ngayon, I don't know kung ano yung kasunod na result. Hopefully, matuloy ito kasi matagal ko na itong hinihintay. Dr. Castillo, I'm your part of the surgical team. Okay? So, evaluate ko lang yung mata mo para malaman kung tutuloy ba yung LASIK mo or not. So, pwede na po ba? Ang nangyayari pag nag-LASIK tayo sa mata. Okay, ito meron tayong illustration ng eyeball. So, front, back, cross-section. So, sa front part ng mata natin, meron tayong clear, transparent curved tissue. Pangalan nito, cornea. Now, if you look at that illustration sa taas, yan ang mangyayari sa cornea. Okay, so, dalawang laser machines ang gagamitin natin. Unang laser machine, number one, will create a partial thickness flap. Tutuklapin natin yon, angatin. Second laser machine, excimer laser, sisunugin niya yung stroma ng cornea. Tapos yung surgeon mo, babalik niya yung flap to its original place. After 6 to 12 hours, meron ka ng functional vision. Wow. Meaning, hindi mo na hinahanap yung salamin mo the following day. Meron bang trade-off pag nag-LASIK tayo? Yes. Number one trade-off is prone to dryness yung mata. So, pag sinabi natin prone to dryness, para bang yung feeling ng mata mo, nag-contact lens ka ng matagal. So, hahapde, so, kakate. So, kailangan talagang patukan. So, pwedeng lumabo. Similar din siya sa sensation na parang tumitig ka sa electric fan ng matagal. Okay? Pwede kang makaramdam ng tinatawag nating glare, halo, or starburst. Hindi ko siya mararamdaman. Weeks after, okay. Usually sa gabi. So, hanggang kailan mo ma-enjoy na totally hindi ka naghahanap ng salamin? Opo. Hanggang okay. Senior citizen ba? Not really. Kasi LASIK is best done for ages 20 to 40. Oo. Hindi naman bumabalik. Pero kasi pag apak nating 40, yung mata natin, meron siyang autofocusing lens. Yung autofocusing lens na umuunat pagdating ng 40, ang tawag doon presbyopia. So pag nagpe-presbyopia na yung mata natin, hirap na siya magbasa ng maliliit na font size sa pangmalapit. So nilalayo na natin. Kaya pala ganun sila. Hanap ng reading glass. Okay. Now, kakaganon ka rin. Sabihin natin mangyari yun at age 40 or 42, you have like 14 to 16 years, i-enjoy na walang salamin, realistically. Tapos mo malaman kung qualified ka pa sa LASIK surgery, dito mo na malalaman kung magkano yung babayaran mo. Yung LASIK procedure natin, ma'am, it takes lang po ng 10 to 15 minutes. Pero for the whole procedure po, like from preparation, orientation,
Not yet, ma'am. Iba pa. Yung sa loob po ng OR. So, preparation, orientation, LASIK itself. 1 hour. Tapos, recovery. It takes po 2 to 3 hours. Ultra LASIK Advanced po is, ito po yung pinaka-advanced na LASIK procedure that we have po in BGC branch and all the branches po. Okay, and then this is recommended po for the patient na mataas po yung eye grade, thin corneas, and a weak cornea. Yung akin po mataas. Yeah, yung sa inyo po ma'am is mataas na po siya. And then medyo manipis na rin po yung cornea. Kaya ang na-recommend po ng doctor sa inyo is the Ultra LASIK Advanced. And also this is recommended po for the patient na meron siyang astigmatism po. Okay. Kasi ang target niya is both the distance and astigmatism. Mm-hmm. Yung isa naman po is the thin flap LASIK, which is, this one naman is optional po sa inyo. Mm-hmm. Pero for the patient po na mataas ang eye grade and manipis talaga yung cornea nila, nire-require po ng doctor na i-avail po yung thin flap LASIK. Kasi through the process of thin flap LASIK po, dun po tayo nagko-conserve ng corneal tissue counts. Kina-cut down po natin yung the usual na corneal tissue counts na gagamitin natin for the surgery. Okay. Lalim na na. Finally, nakapasa na tayo dito sa LASIK surgery. So, mag-undergo na ako ngayon ng surgery. At unfortunately, hindi natin ma-film dahil wala tayong mata. So, yun. Pause muna tayo for now. So, kapag may pain or discomfort after your surgery, take ka lang yan. Pero inumin mo lang yan. Required pong inumin. Ano po? Required pong inumin after surgery. Kapag may pain ka, ma'am. Okay. Matulis na banda. Nakikita mo yung matulis na part. So, tanggalin ko na po itong ano. Ito. Yes! Success! Dumating na yung sundo ko. Kakailanganin ko pala ng nanay ko. Walang mag-aalaga sa akin. Tulak! Finally, 2020 na yung vision ko. What a successful operation from yesterday. After 7 hours na drowsy from that experience, 7 hours lang siya ng buhay ko and 10 minutes lang yung nangyari sa operation. 10 minutes with 1 hour preparation. So it's a quick surgery and smooth, thankfully. Ang smooth ng procedure sa Shinagawa at high-tech talaga yung technology nila. And it's a life-changing experience. Imagine mo, I've been traveling at ang hirap mawala ng eyeglass, especially kapag nasa mga liblib kang lugar. At ang hirap din kapag nagta-travel ka ng non-stop when you're doing certain activities like diving, biking, while raining, hiking, and other stuff na nagpapanggap ka na nakikita mo because you don't want to wear eyeglasses. And this LASIK surgery from Shinagawa will be a life-changing experience. Then imagine mo, 7 hours ng buhay mo, yun lang yun eh. Pero ito, panghabang buhay siya, malinaw na ang lahat. Malinaw na yung mga malabo sa atin, magiging malinaw na. Tapos na yun. Worth it siya. Worth it na worth it siya. And yung maganda pa dito is meron siyang follow-up check-up. So today, meron akong follow-up check-up after one day. Tapos na yung surgery natin. Kailangan bumalik para magpa-check-up ulit dito sa Shinagawa. Actually better than 2020.
It's 2012. Ganda naman yung healing. Mm-hmm. Although we're still in the healing period. So 1 week yan, we have to continue muna all the drops. Okay. Every 3 hours, pero waking hours lang. So, ano po yung waking hours lang. Ah, waking hours? Mm-hmm. I mean, so pagtulog ka na ng madaling araw, you don't have to set an alarm every 3 hours. Nagsiset ako na. Okay lang yan, the first day. So first day. So right now, since dahan-dahan nagsasubside na inflammation, waking hours na, para maka-rest ka naman tonight. And then, if we're gonna wash your face, just be very careful on the eye area. Pero okay lang i-wash. Pero okay lang, as much as, be careful siguro. Bawal close eyes na lang, baka kasi marub mo or baka matamaan mo siya later. And then, maintain mo na wearing the eye goggles or eye shield at night. Isa na to sa mga hindi ko pinagsisisihan na investment sa buhay ko. And yun, if gusto nyo rin ma-experience yung ganitong life-changing experience, maging 2020 na rin yung vision nyo, I have the referral here. So if you want this kind of experience, you may contact this, inquire this person, and just say my name for my referral. So yun. And after 7 days, I need to go back. After 1 month, meron pa tayong another follow-up check-up. And after 3 months or 6 months, so meron ulit tayong follow-up check-up na kasama na rin ang package natin. So yun pa, meron silang 5-year warranty na worth it naman talaga, diba? Doon sa binayad mo. At umabot nga pala ng 120,000 yung binayad ko dito. Kami naman na yung mga gamot na binigay sa akin after, pati na rin yung mga follow-up check-up, at meron din silang warranty na kasama dito. Pero yung price ito is depende pa rin sa grado ng mata mo or dun sa case ng mata mo. So, depende yan sa tao kung magkano yung magagastos mo. Meron din ako mga experience na naupuan ko yung salamin ko, tapos ganun. But right now, I no longer have to worry because we're now 2020, this 2022, and for the next few years. Thank you so much, Shinagawa, for this life-changing experience. And yun, makakauwi na tayo ng matiwasay. Downside lang din ito is I have to rest for 1 month. 1 month no swim, so I'll be spending lots of time sa beaches, but I'm not allowed to swim. And 2 weeks no bike, then flat lang daw muna, bawal pa yung mga uphill. So I need to rest, and I will take this opportunity to edit a lot of my pending videos from Mindanao and Visayas. Yan, siguro minsan kailangan din muna natin magpahinga after a long, tiring, no, I'm not tired, after a non-stop travel. And yan, I'll take this opportunity to rest. Thank you so much. Nagpahinga na ako ng 1 month no swim, and finally, pwede na ulit. Kaya back on adventure na ulit tayo.